Mega mega love shout out at magandang magandang araw po sa lahat and welcome to my YouTube channel Nihai's Vlog. So ngayong araw po is magbibigay na naman po ako ng aking reaction patungkol po dito sa part 34 ng vlog po ng Techram YouTube channel. At ito nga po ay ang kwento ng magkakapatid na halos nawalan na ng pag-asa sa buhay dahil po sa pagkamatay ng kanilang magulang. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko lang pong ipaalala sa lahat na ito'y disclaimer po lamang at ako po ay gusto lamang magbigay ng reaction base po sa aking mga napapanood sa vlog po ni Techram sa araw-araw at wala po akong ginagamit na mga video clip or hindi po ako nagnanakaw ng video clip ng Techram YouTube channel at paalala din po sa lahat na iwasan din po natin ang mag-re-upload ng mga video ng Techram para na rin po sa para na rin po respeto sa kay Techram dahil sarili po niyang mga videos at pinaghirapan po niya yan. So, ngayon nga po magpapatuloy po tayo. So, kahapon po, so, or sa kanakaraang araw na nakikita po natin na dinala po sila ni Techram doon sa pagupitan at pinagupitan nga po yung apat na magkakapatid. Ayan po, sayang nga lang po dahil hindi po nakasama si Kuya Jano dahil siya po ay nag-aaral. So, ayan po, huli pong ginupitan na si Ate Crystal at nakikita po natin dito na talagang nagbago yung anyo ni Ate Crystal. Ayan po, so sobrang tuwang-tuwa yung magkakapatid. Ayan po, and napakaganda pong sa pakiramdam na sa araw-araw ay nakikita po natin na meron talagang pagbabago sa buhay ng mga magkakapatid na ito. So, ayan nga po, pagkatapos nilang magpagupit, kumain po sila ng tanghalian kasama po yung ang Manalastas family at syempre, kasama po dyan sila ni Kuya Dave at ni Kuya Luis. So, pagkatapos po nilang kumain, gusto pa sana silang ipasyal ni Techram sa kasamaang paladis na nagkaroon po ng aberya yung sasakyan. So, ayan po, nung matapos na yung maayos yung sasakyan, dinala na po sila ni Techram pa uwi at nangako naman po ito na babawi na lang po sa susunod. So, ayan nga po, pagdating nila sa bahay, is talagang excited naman itong si Ate Crystal at dumiretso po talaga siya sa kanyang kwarto para makita na po kung ano na yung itsura ng kanyang kwarto dahil tapos na po itong mapinturahan at doon nga po nakita na tapos nang mapinturahan sa paborito niyang kulay at talagang ni-request niyang kulay pink at saka violet or purple. So, ayan po guys, no, pagkatapos niyan is nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ni Techram si Ate Crystal at dito nga po nalaman natin na meron palang traumatic experience itong si Ate Crystal nung siya ay maliit pa at sabi nga po niya is nakidnap po pala siya ng dalawang beses at mabuti na lang dahil sa dalawang beses na yon is nabigyan siya ng pagkakataon na makatakas. So, sobrang blessed pa din po naman kahit papaano si Ate Crystal dahil nailigtas po siya sa mga ganong kapahamakan. At dito nga po nagkwento ni Ate Crystal na talagang mayroong pagkukulang or sabihin natin kulang sa pagmamahal talaga ang batang ito dahil nga po sa problema ng kanyang mga magulang. At doon nga din po, sa kasamaang palad na ikwento na rin po niya na nagkaroon na rin siya ng pagkakataon na gumamit ng cellphone at ang gusto lang sana is magkaroon ng kaibigan sa social media at hindi nga rin po siya pinala dahil merong mga tao talaga na talagang masasabi nating may mga masasamang balak sa kapwa or sabihin nating masasamang tao. So, ayan nga po. And pagkatapos ng kwentuhan, ayan, dahil napansin po ni Techram na meron siyang dati na merong bibit-bit-bit na maliit na maleta itong si Ate Crystal at ito nga po ay natanong nila kung pwedeng malaman kung ano ang laman at nakita po doon na meron pala si Ate Crystal na tinatago na cellphone at sabi daw niya is nabili po niya ito noong 2015 pa sa halaga na 5K. So sa mga kanyang panahon is mahal na po yung 5K. So ayan nga din po naikwento na rin ni Ate Crystal na meron siyang naipon na pera. So ayan, nahikayat din siya ni Techram na kung pwede siyang tingnan at doon nga po nakita natin na ang daming perang naipon ni Ate Crystal. So dito mo talaga makikita na napakasinop ni Ate Crystal pagdating sa pera. Kahit na medyo meron siyang pinagdadaanan na masasabi nating depression, pero hindi nawawala talaga doon sa isip nila na talagang mag-impok or magtago ng pera para sa for emergency use daw or kahit pambili lang daw ng pangapagkain nila in case na mawalan sila. So ayan guys, no, dyan natin makikita talaga na itong mga bata na ito is
talagang kahit papaano is talagang meron pa din namang pag-iisip, no? Nasa tamang pag-iisip pa din naman sila. So, ayan guys, no? Nakakatuwa lang din na makita na ayun nga, parang niloloko-loko sa ni Tekram at ano siya guys, inutusan siyang magpara magpasensyo para maipakita doon sa mga sponsors na bumili ng damit niya na talagang maganda ang tingnan, or kaya sabihin natin is talagang fit na fit kay Ate Crystal, at sana daw is makita pa yung mga ibang binigay sa susunod na araw. So dito guys, no, nakakatuwa lang tingnan dahil game na game si Tekram dito na makisabay kay Ate Crystal para mag pasensyo. Ayan guys, no, and dito natin makikita na talagang unti-unti nang bumabalik yung self-confidence ni Ate Crystal. Ayan, hindi na siya masyadong mahihiyain at nakikipag-communicate na rin po siya at nagre-response na rin siya sa kwentuhan. Gaya nung dati na parang palagi na lang siyang tulala at parang hindi mo siya makakausap at very aloof po siya sa mga tao. So, napakasarap lang po sa pakiramdam, no, na talagang makikita mo na talagang merong pagbabago. Kumbaga masasabi nating worth it po lahat ng pagod ni Tekram. Worth it po lahat ng effort na ginawa niya para sa magkakapatid na ito. At sana sa mga darating pang araw is makikita natin talaga na buong-buo na yung pagkatao nila at naibalik na sa dati yung mundong ginagalawan nila. So, ayan guys, abangan natin sa mga susunod na mga upload ni Tekram, at makikita na rin po natin dyan na si Kuya Brian is talagang unti-unti na rin din pong bumabalik sa normal yung kanyang buhay o yung kanyang pag-iisip. Although na medyo minsan makikita natin na medyo talagang hindi pa siya talaga ready, no, na makipag-usap, or minsan dumadating pa din yung time na talagang meron pa rin nararamdaman na depression itong tao na to. But then malaking improvement po ang nakikita natin sa kanilang magkakapatid. So, sa ulitin ko po, maraming salamat sa mga sponsors na nagsishare po ng blessings, at yan lang po. Kung gusto po nating tumulong sa YouTube channel ni Tekram, yan po ay subscribe po natin. Huwag kalimutan po na mag-like, share, at saka ipindutin po yung bell all para updated po kayo sa mga palaging mga upload ni Tekram po. Makikita po natin kung ano po yung ganap-ganap sa channel niya. At kung gusto din yung pong tumulong sa mga kapatid, ay isang paraan na po dyan yung huwag nyong i-skip yung ads, para po dyan kahit sa ganyang pamamaraan is makatulong man lang tayo dun sa magkakapatid. Ayan. And hanggang nga po, bago po matapos ang araw ng pagbablog ni Tekram, ayan po, hindi talaga niya makakalimutan na ipaalala kay Kuya Enrico na magdasal, at yun nga po is kinanta nila, binabasa niya ulit kay Kuya Enrico at kinanta nila yung worship song na yon, na kung saan araw-araw po yung tinuturo ni Tekram sa kanila. So ayan lang guys, no, napaka very inspiring na naman ang nangyari sa araw na ito, at talagang makikita natin na merong pagbabago na nangyayari, at talagang marami pa tayong ihintayin, or marami pa tayong i-expect na mangyayari sa susunod. So hanggang dito lang po muna, and ayan, abangan po natin yung part 35 po bukas. So maraming salamat, at ito po si Nihai's Vlog, and please don't forget po na mag-subscribe ulit sa Tekram channel. Ayan guys, i-subscribe natin, i-like, share, at saka mag-comments po dyan. Ayan, and yung pinaka-importante, don't skip ads, and syempre po huwag rin kalimutang mag-like, share, and subscribe sa Nihai's Vlog. Maraming salamat, God bless, and bye-bye.